Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Leo Rez Vlog. Dito po sa YouTube channel. Alamin po natin kung sino ang sinungaling sa kanilang dalawa. Kung ang sinungaling ba talaga ay itong si Miss Kim Cho o ang sinungaling itong si Lolo Manuel. Ito po ang kanyang pahayag. Paunang video ko pa lang, sinabi ko na kagad na maring bahagi ng isang destabilization plot laban sa gobyerno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nangyaring peking ambush sa sasakyan ni Miss Kim Cho. Ayan. Bahagi daw ng destabilization plot ang pangyayaring yon kay Miss Kim Cho sa gobyerno ng Pangulong Duterte. Ano ba naman yan? Anong nangyari kay Miss Kim Cho? Nakakatawa itong matandang to. Sa umpisa pa lang ng iyong content, natatawa na ako sa iyo. Ha? Hindi isang physical evidence ang pangyayaring iyon ni Miss Kim Cho. Ha? Bunga nga mo lang ang nagsasabi na yan ay bahagi ng destabilization plot dahil itinutugma mo, idinudugtong mo sa pinapasukang network ni Miss Kim Cho. Dahil yung pinapasukang network ni Miss Kim Cho, yung kanyang pinagtatrabahuan, ay kinakasuhan ng gobyerno. Kaya naman, nagbubunga nga ka na naman ngayon na yun ay bahagi ng destabilization plot. Pero wala ka namang iniharap na ebidensya. Puro bunga nga mo lang. Sinasabi niya rito na we will reboot the new lies of Miss Kim Cho in a series of video starting with this one. Start po daw sa video na to, ha? Mga series daw ng pagsisinungaling ni Miss Kim Cho. Kumukuha itong si Lolo Manuel ng mga ebidensya mula sa mga sinasabi ni Miss Kim Cho. Hindi po ebidensya matatawag yan. Ang tawag po dyan ay hearsay. Hearsay dahil narinig lang niya na sinabi ni Miss Kim Cho. Dapat sana ikaw mismo, Lolo Manuel, ha, ay nandoon sa pangyayari ng ambush. Ha? Ikaw rin sana ay nandoon kung saan pinaplano ng network nitong si Miss Kim Cho ang destabilization sa gobyerno. Sana nandoon ka rin physically, ha, sa meeting ng mastermind ng ambush na yan na ia-ambush si Miss Kim Cho pero fake lang na ambush. Dapat nandoon ka physically para masabi natin na iyan ay hindi per se lamang. Eh hindi. Ang sinasabi mo, ha, Lolo Manuel, ha, ay hearsay lamang. Kasi nga, hindi yan makototohanan at hindi yan pwedeng manalo sa korte kasi nga, hindi naman yan physical evidences. Akala ko ba isa kayong malupit na ano? Ha, isa kayong magaling at bihasang investigador? Ha? Eh kay Leo Rez Vlog pa lang nga eh. May masasabi na sa inyo na ang bunganga ninyo ay hindi dapat pagkatiwalaan. Kasi nga, hearsay lamang. At walang elements ng physical evidences. Walang elements of facts. Walang elements of probative value. Wala probative value. Hearsay. Diba naman? Ang screen thumbnail po rito, nitong si Lolo Manuel, investigative report, # Kim Cho fake ambush update. Investigative? Pinalalabas talaga nitong ni Lolo Manuel na siya ay isang investigador. Ibig sabihin, feeling investigador ang matandang to. Feeling investigador sa pagsasabi ng kasinungalingan. Yun ang tamang ano neto, title. Ba't ko nasabi? Kaya ko nasabi, may pruweba, may history ang taong ito na lahat ng mga binubunganga niya ay hindi naman niya napatunayan na totoo. At ngayon ginagawa niya yan kay Miss Kim Cho.
Matagal niya yung ginagawa. 2014 to 2019 hanggang ngayon ginagawa niya ang mga komentaryo ng puro kasing ng malingan. Ito pong maririnig ninyo na sinasabi ni Lolo Manuel. Ha? Ay, napakagandang bigyan ng reaksyon. Ha? Makikita natin dito kung talagang totoo itong sinasabi niya. Ito po ang reaction niya dito sa video na ginawa niya against Ms. Kim Chu. Ito. Dahil sa mahabang karanasan, nagiging matalas o sharp ang kutob ng isang veteranong investigador. Ayan po, nire-refer niya po yan sa kanyang sarili. Ha? Nagiging matalas daw ang kutob ng isang veteranong investigador. Ha? Ano ba ang kanyang iniimbestigahan? Ang mga chismis? Iniimbestigahan ba niya ang mga haka-haka? Iniimbestigahan niya ba ang mga kutob-kutob? Siya po ay isang professional na investigador ba? Siya ba ay nag-aral sa Amerika o nag-aral sa isang sikat na universidad dito sa Pilipinas o maging sa ibang bansa para maging isa siyang investigador? Ha? Saan ba siya nag-graduate bilang isang investigador? Ha? Nakagraduate ba siya sa kursong criminology? Nakagraduate ba siya sa kursong ano bang kurso ang dapat kunin para ikaw ay masabi na ikaw ay isa talagang bihasa? Bihasang bihasa para masabing ikaw ay isang bihasang investigador. Ha? Anong eskwelahan ang iyong pinag-graduatean? Sinasabi niya po na nagiging matalas ang kanyang kutob ng veteranong investigador. Ha? Yan ang sinasabi niya sa kanyang sarili, very proud. Palakpakan po tayo yan. Palakpakan. Ha? Hindi ba kayo naniniwala? Hindi ba kayo naniniwala? Itong si Lolo Manuel, ha? Dahil sa kanyang karanasan, dahil sa kanyang edad na matanda na siya, mahaba na naging karanasan niya, ay naging sharp na, tumalas ang kanyang kutob ng kanyang investigasyon. Eh, lahat pala ng iyong mga pag-iimbestiga, eh, puro kutob lang pala. Kutob. Paano mapapaniwala ang korte niyan na dahil sa kutob lamang, ay tama na yung sinasabi mo, kutob pa lang, tama na, napakabigat, napakagaling mo, Lolo. Napakagaling mo. Ako, ha? Ako, hindi po ako kampi sa kahit kanino pang politiko. Ha? Hindi naman ako kakampi sa iyo kasi isa ka rin politiko. Ha? Hindi po ako kakampi dyan sa mga sinasabi niyong ganyan. Ha? Ako, kaya lang ako narito. Ha? Ha? At ang bibigay ng reaksyon ay para kay Ms. Kim Chu. Ha? Ngayon, ang sinasabi mo na yan, na nagkaroon ka na ng kapangyarihan, ha? At dinadala ka sa mga mapagkukuna mo ng ebidensya o makakapagturo sa iyo ng mga ebidensya na ang nangyari kay Ms. Kim Chu daw ay bahagi na nga ng plot ng destabilization sa gobyerno ng Pangulong Duterte. Ay nako naman, kutob. Kailanman ang kutob ay hindi nanalo sa korte. Kailanman ang kutob na yan ay dapat may kasamang physical evidences. Ang tanda-tanda nyo na Lolo Manuel ay wala pa rin kayong makalap na physical evidences bago kayo magsalita at magbubunganga ng tungkol sa fake ambush ni Ms. Kim Chu. Walang wala eh. Hearsay lamang lahat ng sinasabi nyo. Hearsay. Ay naku naman, Lolo. Laki ang tulong ni Ms. Kim Chu sa pagbigay linaw sa totoong nangyari. Ginagawa pa niya na malaking tulong daw yung in-upload ni Ms. Kim Chu para malinawan. Ha? Hindi po. Malaking tulong sa kanya. Ha?
para malinawan yung mga followers niya at maniwala sa kanyang kasinungalingan, sa kasinungalingan ni Lolo. Patutunayan ko sa inyo kung bakit nga talagang sinungaling itong si Lolo. At bihasang-bihasa po ito sa pagsisinungaling. Bihasang-bihasa po ito sa dahil sa kanyang kutob ay napapaniwala niya ang marami na totoo ang kanyang sinasabi na kahit wala siyang physical evidence. It's unfair kapag ka hindi mo naman naipakita ang physical evidences sa iyong akusasyon. Paliwala yan kasi hersey lamang yan. Pero siya mismo ang nagbibigay ng mahalagang ebidensya upang malaman ang katotohanan. Ayan, pinaniniwala tayo nitong ni Lolo Manuel na yung in-upload ni Miss Kim Chiu ay si Miss Kim Chiu daw mismo ang nakakapagbigay ng ebidensya na fake lang yung nangyaring ambush sa kanya. Yung ba ebidensya? Eh, samantalang hersey lamang yung sinasabi mo, hindi yung ebidensya, Lolo Manuel. Bakit po, ano po ba nangyari sa inyo, Lolo Manuel? Kumulubot na rin po ba ang utak nyo dahil sa inyong edad? Kumulubot na yung utak, ano? Ha? At iniisip niya at ginagawa niyang kutob. Ang kutob niya na totoo na itong si Miss Kim Chiu ay bahagi ng fake ambush. Never ignore the most innocent looking or trivial pieces of evidence in a crime scene. Trivial? Trivial pieces of evidence? Yung looks of innocence? Ano nangyari yun? Mr. Manuel, innocent looking? Kasi dito naman, sa iyong mga komento, ang dinidiin mo kasi rito ay si Miss Kim Chiu. As your evidence, hindi mo pwedeng gawin na ebidensya si Miss Kim Chiu. Kaya sinasabi lang niya, evidence. May napanood daw siya na YouTube video na tinatawag na peke yung nangyaring ambush. Ewan ko kung aking video yun. Kahit sabihin mong ewan ko kung aking video yun. Unang-una nagsabi ng peking ambush ay itong si Drawing Sonsa. Nakakatuwa talaga itong si Lolo. Ha? Mukhang sa kanyang mga mata at expression ng kanyang mukha dito sa kanyang video, ha? Ay very proud siya na napanood ni Miss Kim Chiu ang kanyang video tungkol sa fake ambush. Very conceited ang matandang ito. Ha? Very conceited. Napakagaling. Eh, unang-una nagbalita ng fake ambush na yan, eh, si Drawing Sonsa. Bago ka pa, nag-react. Ano ka ba naman, Lolo? Nangaaga ko pa ng eksena kay Drawing Sonsa. Ha? Ang maganda sana yan, dalawa na lang kayo nagsalpukan. Dalawa sana kayo nagsabong. Ha? Tingnan natin kung sino mananalo. Ha? Ay, nako. Ano ba naman yan? Kasi marami na rin ang lumabas tungkol sa issue ng peking ambush. But one thing is clear. Kim Chiu is telling more lies. Ah, one thing for sure. Ah, Kim Chiu telling more lies. Bilangin natin. Ilan kaya ang sinabi ni Miss Kim Chiu na pagsisinungaling o kasinungalingan? Ilan kaya sa buong buhay ng matandang si Lolo Manuel ang nasabi niyang kasinungalingan? Sino ngayon ang mas maraming kasinungalingan na sinasabi? Si Miss Kim Chiu ba? O itong si Lolo Manuel? Sino ang mas maraming kasinungalingan sa kanilang dalawa? Ha? Ang ambush ba ni Miss Kim Chiu? O ang mga naging kaso na at napatunayan sa korte na pagsisinungaling nitong si Lolo Manuel? Ha?
Hindi ka na nahiya sa mukha mo, Lolo Manuel. Nasabihin mo, ha? Na si Kim Soo ay sinungaling. Ano ka? Ha? Palibasa, ginagawa mo sinungaling ang sarili mo, kaya ang ibang tao, ginagawa mo rin sinungaling. Palibasa, itong si Lolo Manuel, nagawa na po niya matagal ng panahon sa kanyang sarili na siya ay sinungaling. Kaya naman, ang ibang tao para sa kanya ay sinungaling din. Dahil kasi, kung si Lolo Manuel ay nagsasabi ng katotohanan, ang gagawin niya rin sa kapwa niya, ha? Ang kutob, magiging kutob niya rin sa kapwa niya, ay katotohanan din. Subalit, ito po kasing si Lolo Manuel ay bihasang-bihasa sa kasinungalingan. Hindi po ako nagsasabi dahil chismis lamang. Nagsasabi po ako dahil sa mga physical evidences na naiharap na sa korte, na ito talagang si Lolo Manuel ay bihasang sinungaling na commentator. Sinungaling sa pagpapanggap niyang siya ay isang galubasa at magaling na investigador, very sharp na investigador. Lalong dumami ang inconsistencies sa kanyang kwento. Ayan. Mas lalo daw dumami ang inconsistency sa sinabi ni Ms. Kim Cho sa kanyang bagong upload na video. Inconsistency. Ha? Yan ang tingin niya kay Ms. Kim Cho. Palibasa, yan ang ginagawa niya sa buong buhay niya. Inconsistency. Inconsistency na nagawa nitong si Lolo Manuel na siya ay kasuhan ni Senator Drilon. Kinasuhan siya sa kasalanang cyber libel o libelous dahil very malicious yung sinasabi niyang yung kinukomento niya rito sa senador. At napatunayan sa korte, ha? Na siya ay inconsistent sa kanyang mga sinasabi. Hindi ka panipaniwala. Puro kasi numalingan. Walang probable cause. Walang probative value. Walang probative value. Walang elements of truth. Puro kutob. Kutob. Kutob ko ganito. Kutob ko ganyan. Kutob ko sinungaling si Ms. Kim Cho. Kutob ko ganito. Palibasa, yun ang kutob niya sa sarili niya. Kasi sinungaling. Kasi kung ang kutob mo sa sarili mo, ikaw ay ang taong nagsasabi ng katotohanan, ang tingin mo sa kapwa mo ay nagsasabi rin ng katotohanan. Ganun lang.